viral. Sino mga nakapanood? Sabi nung ano, sabi nung enforcer, pag solid lane daw na white, bawal daw ako lumipat ng linya. So, di ba dapat two lanes bago, dun palang bawal lumipat ng linya. Ah, pag solid lane, pwede pa rin. Pwede lumipat kaso with caution. Ah, walang ganun. Pero hindi ka pwede pali-pali, pero with caution pwede. Sino nagturo sa inyo yan? Sa driving school po. Ano? Driving school po. Oh, pali yung driving school na yan. Pag broken, pwede. Pag naging solid, hindi na pwede. Oh, ano yung nag-viral na yan? Tungkol saan? Tungkol sa pavement marking. Tama? Isang estudyante, no, na nakikipag... Ah, isang driver. Mukhang bagito lang eh. Kasi bata pa siya. No? Pero ang pinopoint niya, nag-aral siya sa driving school. Okay? So, kuwawa naman yung driving school na mapipinpoint, no? So, ganito, kami dito sa Magic Driving School, sinisiguro namin na kahit marami nang gumraduate sa amin, alam nila yan na dumarating ako, pumapasyal ako biglaan sa mga classroom, at ang binibiling ko lagi, etong pavement markings na to. No? Marami naman tayo yung mga traffic signs eh. Diba? Ang problema lang talaga, nakakalimutan ng iba, or baka mamaya, hindi naman pala talaga nag-aral sa driving school. Oh, may idea kayo paano nangyayari yan? Nagkakalisensya ng hindi nakapag-aral sa driving school. No? So, sana maayos yan ni LTO. Okay? So, ngayon, pavement markings, ha? Para malaman ng mga followers natin at yung mga... Kasi marami rin dyan mga may lisensya na hindi rin alam itong mga pavement markings. Marami nagsasabatan dun sa social media. May kumampi pa dun sa bata, dun sa driver. No? Mali pa raw yung enforcer. Okay, dito lilinawin natin ha. Yung pavement markings. Ano ba yung pavement markings na yan, no? Pavement markings, yan yung mga nakasulat sa kalsada. No? Yan yung nagbibigay ng mensahe sa ating mga driver. Okay? Number one, ano yung mga nakasulat sa mga nakikita natin sa kalsada? Double straight solid line. Oh, ano sinasabi ng double straight solid line? Overtaking and crossing is prohibited. Okay? Ano ba ang sinang overtaking? Napakadaling intindihin ng overtaking na yan. Si kotse pula, parehas kayong pupunta ron, di ba? Tapos may mga kasalubungan pa yan. Dalawang solid line, mapa yellow or mapa white. Sinasabi diyan, double solid yellow or white lines, no overtaking. Halimbawa, mabagal to. Huwag kayong overtake, bawal. No? Ano naman ang sinasabing crossing is prohibited? Meron kang nakitang, for example, Jollibee. Bawal yan kumaliwat. Bawal mag-cross. Okay? Ang gawin nyo, yan namang double straight solid line na yan. Nilalagay lang yan sa mga delikadong daan or yung mga ratratan. Diba? Halimbawa, nandito yung Jollibee or gasoline station. Hindi ka pwedeng kumaliwa dyan. Kasi, ratratan nga ng takbuhan yan. Unang-una, baka pakurbada pa. Yan kadalasan nilalagay niyan. Lalo na kung may tulay. So, ang gawin nyo, pumanap kayo ng single solid line. Saka kayo mag-U-turn bumalik. Para walang disgrasya, no? Bawal kumaliwa pag double straight solid line. Bawal din mag-U-turn. Kailangan itong kalye na yan, walang istorbohan. Diretsuhan lang ang takbo niyan. Maliwanag? At ano naman itong single solid yellow or white line? Overtaking from both side direction, from both direction is prohibited. Overtaking, ha? Single solid line. Mabagal si puti. Bawal ka mag-overtake. Maliwanag? Ngayon, ano sinasabi rito susunod? Crossing movement is allowed. Kaya yung sinasabi ko kanina,
Kung may double straight solid line, dito, yan, double straight solid line, bawal kumaliwa, bawal mag-U-turn. Lagpasan nyo yan, double straight solid line, dito kayo mag-U-turn or mag-cross. Okay, pero syempre, kung mag-U-turn kayo or babalik, tingin muna ng side mirror, rear mirror, or shoulder check. Kasi meron ding pagkakataon na hindi nakikita ng side mirror yung mga ilang bahagi ng kalsada. Okay? Pinag-usapan natin dito, aksidente. Yan. Maliwanag yung pagkakaiba ng double solid line tsaka single, ha? Bawal umovertake. Bawal din umovertake. Pwedeng kumaliwa, pwedeng mag-cross, or pwedeng magkanan, pero bawal naman mag-cross sa double straight solid line. Okay. Ito naman nangyayari na to, ha? Broken lines and solid yellow lines. Baka hindi pa kayo familiar dito. Marami na ito sa expressway, sa mga pa-exit. Okay? Passing is permitted on the side of the broken line but not on the side of solid line. Okay. Demo natin, ha? Okay. Kadalasan nangyayari ito, no? Itong broken line and solid yellow lines pag nasa expressway kayo. E-exit ka. Okay? Or sa mga intersection, hindi ka pwede, sinasabi rito, dito ka galing, nasa ng broken lines? Nasa ang side? Sa driver. Driver side, nasa inyo, di ba? Nasa inyo ang broken line. Pwede kang kumaliwa. Eto ngayon si kotse, nasa side niya yung straight solid line, pwede ba siyang kumanan? Hindi. O, edi walang banggaan, di ba? Magbibigay pa to. O, ganun ang ibig sabihin ng broken and solid yellow lines. Tandaan nyo, ano? Mapa white or mapa yellow, parehas lang yan. Broken line? Broken line, di ba? Ano tawag dito uli? Ayan, yung mahaba na yan. Ano tawag dyan? Ito, broken line. Ito, straight solid line. Ito ngayon, center line, di ba? Yung center line na yan, at straight solid line, parehas. Di ba? So, bawal umovertake, bawal lumagpas. Ngayon, magtataka ka, bakit itong papalapit tayo sa stoplight, broken line, bigla nag-straight solid line. Pwede ka pa bang lumipat ng lane? Bawal na pag nasa straight solid line na. Gaya ng sinasabi din dito, straight solid line. Bawal na kayo magpalit. No? Huwag niyo sasabihin na kung walang delikado, eh pwedeng magpalit. Kalokohan 'yon at mali 'yon. Ha? Ginagawa niyo kasi 'yan lalo na ibang driver pag walang traffic enforcer. So ganun lang naman kadali, ano? Pag nakita niyo 'yung straight solid line, bawal ang overtake. Pag nasa side mo ang broken lines, magkatabi ang straight solid line, pwede kang umovertake. Pero pag nandito ka sa side na to, bawal ka dito. Broken line nasa side mo, pwede kang kumaliwa. Pag nasa kaliwa ka na, hindi ka na pwedeng bumalik dito, ha? Okay, maliwanag? O, sige, natuto? Okay, so yun lang, mga ka-SP. Sana po dun sa mga bagitong driver na nagdaan naman sa driving school, makinig din kayo. Tsaka huwag niyong aksayahin yung binayad niyo sa mga driving school na 1,500 or 1,000. May mga iba-iba tayong presyo. Tapos makikipagtalo lang kayo sa enforcer. Ibablog mo pa at ibibidyo mo pa, no? So sige, sana hindi na maulit yan yung ganyang nag-viral na yan at paliwanagan na po kayo.